makikita natin yung nutrients at mahihiwalay natin yung chlorine tapos yung nutrients nandoon pa din. Yun ang kailangan ng katawan natin para ma-recharge pa rin at magkaroon tayo ng mga good cells makapag-produce. Kaya kung titingnan po natin, maganda ang ilaw. Kasi nandiyan pa yung nutrients o minerals na kailangan ng katawan natin. Ang problema lang yung chlorine. Pero ito po, papakita ko po sa inyo yung yung sinabi ng mga iba na sinabi ng iba na maganda daw sa katawan natin. Sa mga baby o sa mga baby, sabi itong maganda sa mga baby. Malinis. Malinis. Napakalinis nito. Bakit po napakalinis? Kaya siya distilled water. Pag Tagalog po, patay na tubig. Pag patay na tubig, ito na po siya. Yes po. Bakit kaya siya mahina? Kasi po, yung mga minerals na meron, kagaya nun, may minerals pa siya, nawala na siya. Sinala na siya, niluto na siya, dinaanap na siya kung ano ang process, pinakuluan, tapos sinala pa ng sinala, hanggang sa mga ganto na siya. Hindi na siya delikado kasi wala na yung chlorine, pero ang ang hindi maganda, wala na rin yung minerals. Yes po, hindi na siya buhay na tubig, patay na tubig na siya. Diba? Eh paano ang kailangan ng katawan natin is water. Oo, buhay na tubig. Paano bang sinbin nun, diba? Ang kagandahan po, ito po, pwedeng i-restore. Nare-restore po ito. Paano po siya nare-restore? Sa mga bata po, pag ginamitan siya ng milk, nare-restore siya. Pero pag hindi siya ginamitan ng milk alone, iinom mo siya, wala na po, wala nang silbi. Ang nakakalungkot pa, yung flush vibration ng puso natin na ipa-flush out niya. Kaya po yung mga bata, may papapansin kayo mga bata na ito lang lagi ang iniinom. Sakitin pa rin sila. Kasi yung, di ba, yung vibration. Yes po, yung vibration niya, nabawasan pa. Oo, then ang vibration po nun, yun ang tumutulong para i-supply yung mga nutrients at saka ano ng katawan natin. Hindi tayo aware. Yun ang sinabi sa atin kasi, pinagkakakitaan nila yan. Pag nagkasakit tayo, diretso tayo sa kanila. Sa mga nagaano. Ito po ang meron sa Barney. Ay, nandiyan eh. Ito hindi, yung isa, may isa pa dyan. Oo. Ito po yung ginagamit namin. Scooper po to na pagsukat dito. Ipinindot mo ako kanina. Ito po yung barley grass. Pinakamalaray nyo. Damong-damo po yan. Kaya pag binalik mo siya dito, mapabalik lang rin yung freshness ng yung water content ng grass. Sana huwag pag nakakit ka doon, bubo. Uy, ako na. Uy, uy. Pagka mawi din. Nakita niyo po na hindi siya agad-agad bumababa kasi natural grass po siya. Di ba parang yung dahon, di ba pag napunta sa tubig, hindi naman kagad yung lumulubog eh. Oo. Kaya po siya natural. Ito yung wala, ito yung mineral. Opo, ayan po yung mineral. Ito yung... Ginagamitan po namin siya ng plastic kasi po, pag stainless po yung ginagamit namin sa kanya, yung enzyme po, hindi po healthy. Yung enzyme po nawawala. Sumasama. Nababawasan yung nutrients. Kaya po, mostly, kung glass, na spoon or plastic spoon. Pero po yung stainless na spoon or glass. Yung ganito lang, mga plastic lang. Pero hindi po nababawasan yung nutrients. Pero okay lang rin naman po gumamit. Kaya lang, nababawasan. Sayang. Para makuha lahat. Kanina po patay siya, di ba? Yung parang magpukutik-kutitak siya. Yun yung patawa natin sakitin. Yun yung nagkakasakit na kasi dami ng mahina na yung electrolytes. Yung electrolytes po, pansinin niyo po, pag dumami tayo ng sobra, yung tatay. O kaya naman po, sumuka. Yun po kung may sakit.
nawawalan po tayo ng electrolytes. Kaya po umiinom tayo ng Gatorade. Ayan po, ng energy drink. Ito po, sa barley alone, kaya po niyang i-restore, kakain ka lang ng damo. Yung po gagawin natin, kakain ng damo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan po. Hindi ko pa po yan yung sinululog na rin. Kaya sa pulo'n, yung pork tinutulog niya sa katawan natin, nire-restore niya para kainin ng good cells natin yung mga nutrients na meron sa katawan natin. Na kailangan ng katawan natin. Para po, napapansin po ninyo, bakit marami po kasi ngayon eh, like yung ibang mga umiinom ng barley, sabi nila, bakit gumagaling ako pag iniinom ko yung barley? Hindi po kayo gumagaling dahil iniinom ng barley. Gumagaling po kayo dahil ipinalakas ng barley yung immune system. Bakit po kayo tinatawag na self-healing? Bakit sinabi ko sa inyo kanina na napakapalad yun na eh, kasi happy cells meron kayo. Sa immune system yung buhay na buhay. Diba? Buhay na buhay siya sa pagmamahal. Kaya po lumalabas na usap natural. Meron pa. Taya! Sa akin mga dito. Sakit dito. Ikanawin muna kasi lumubog na yung nasa ilalim. Kulay itim na. Pag ininom nyo yan, magiging kabayo kayo pa. Magiging baka po kayo, makinig kayo doon. Kaya? Ito naman po yung vitamin C. Hindi po ba yung mga bata lagi nire-resetahan ng doktor na mga vitamin C para maiwasan ang sakit? Kahit matatanda, kailangan ng vitamin C. For protection po na maiwasan po yung mga sakit-sakit. Ito naman po yung vitamin C namin, yung tinatawag naming ascorbic acid na daily C. Yung iba pong daily C, ibang daily C, yung ibang vitamin C po, lagi may naiiwang starch sa ilalim. Pag hinalo po kuya, kahit anong halo dyan sa ibang vitamin C, may naiiwang latak. Ito po wala. Natunaw na siya. Ayan, natunaw agad. Yung iba po, meron latak. Ang nakakalungkot po, yung latak may naiiwan sa kidney.
bukod po sa naiiwan sa kidney, nakakapag-cause po ng acidity. Kaya yung iba, yung sabi, uminom ka ng ano ng vitamin C, ano, pwede kang uminom bago ka kumain. Pero nakakalungkot, sila yung nag-uumpisa kung bakit nagpapahal. Tumataas po yung acid ng tao. Kasi po, ma-acid siya. Ito po, ang kagandahan sa vitamin C namin, is hindi po siya acidity, acid ano content. Nakakatulong siya. Ito po, ay betadine. Betadine nga po. Betadine. Ilalagay natin. Ito po, tubig. May gagawin po ako na ano, demo, another demo. Betadine is kilala po natin sa oxidant. Pag sinabi pong oxidant, mabilis mabulok. Tumutulong siya sa pagkabulok. Sa sugat po natin, kung mapapansin, pagbukas yung sugat natin bago ka, pero diba, pinanalagyan ng doktor ng ganito, para mabilis mabulok ng kilo. Sa katawan po natin, nagre-represent po ito ng pagkain. Ano, yung mga pagkain na hindi po healthy. Diba? Kasi yung, oo, hindi po. Ano yung, diba yung mga kinakain natin unhealthy food? Unhealthy food kagaya na junk food, street food, mga gano'n. Yung na yun yung pagkakos para mabulong na katawan natin sa loob kung magkasakit tayo. Ito po yung magre-represent. Tapos ito naman po, magre-represent sa malinis natin katawan. Yung katawan natin na puno pa ng energy. Pero pagdating ng araw, kung baby tayo, ito siya, malinis. Wala pong sakit. Pero habang tumatagal, kumakain tayo ng mga junk foods, ubos na yata. Yan. Tapos yung mga pagkain unhealthy like yung kanina, burger, fries, kung, di ba? Yung mga ganun. Kumakain tayo ng kumakain ng ganun. Ayaw niya ng bumaba. Yan. Wala na siyang laman. Yan na lang. Wala na siyang laman. Ubos na. Ano naman? Nasa ilalim na nga. Oo. Dumudumi siya ng dumudumi. Di po ba pag madumi na ang katawan, yan na po yung sinasabi natin, ma-acid na. O, ang taas na ng acid natin. Opo. Yun na yung nagko-cause kung bakit po dumarating yung time na nagkakaroon tayo ng active cancer at yung isang pa is cancerous. Yun na po yung pinakamalala na ano. Kahit sa, at maging mga bukol, bakit nagkakaroon tayo ng mga bukol sa iba't ibang parte ng katawan o kaya naman po, nakakaranas tayo ng iba't ibang klase ng sakit. Nakakalungkot po. Hindi tayo aware. Minsan, aware na, hindi pa natin siya pinapansin. Kagaya po yung nasa mga label-label ng mga sigarilyo, saka ng drinks, alak, saka even sa coke, sinasabihan na tayo ng ganyan. Pero bakit iniinom pa rin? Bakit ginagamit pa rin? Diba? Pero, ang nakakatuwa po, meron pong solusyon. Yun po yung ginagawa namin, na i-aware ang tao na pakainin ng nutrients ng katawan natin. Para lang po CR. Di po ba ang CR? Pag sinabi natin dumumi tayo, pag hindi tayo nag-flush, tapos may next na pumunta, sumunod, magagalit po ba? Hindi. Pag hindi ka nag-flush. Magagalit, diba? Sabi lang, ang baboy-baboy mo naman, ganyan-ganyan. Eh paano po kung isang linggong hindi nag-flush? Diba? Hindi, mas lalo na, di po ba? Ano kaya kamoy na nun, diba? Ang tanong, saan ang galing yung dumi? Diyan sa atin. Sa katawan natin, di ba? Parang katulad nito, nasa katawan natin. Nice. Yes. Pero yung iba po, hindi marunong maglinis ng katawan. Hindi po sila nakakakain ng tamang pagkain, ng prutas, ng gulay, di ba? Yung iba, mga bata ngayon, ayaw na ng gulay, ayaw na ng ano, di ba? Prutas. Mas gusto nila yung junk food and even yung mga hotdogs dyan sa labas, mga street foods. Yun ang snack na gusto nila. Ngayon po may solusyon. Yun po yung mga nutrients. Bababalik tayo sa basic. Diba sabi ng teacher natin before, eat, grow, go food. Diba? Para maging healthy. Oo. Pero sa panahon ngayon, nabanggit kanina ni sister, ang mahal ng prutas. 1,000 sa isang ano, diba? Nakulang na. Napakamahal. Para lang maging masustansya. Bumalik yung ano. Siya palang kakarap nun. E paano pa yung buong pamilya? Oo. Siyempre, kailangan alalahanin po yun. Kaya po, ang kagandahan sa barley, kumpleto na siya. Tapos, yung daily sigaw yun din. Meron na yun sa kanilang sa katawan natin. Na kung saan, protection na yun sa araw-araw na. Ayun na, Lene. Yes po. Doon! Yun po yung ginagawa ng
barley at linisin sa katawan natin. Kasi kailangan natin yung protection para hindi na tayo magkasakit. Unlike po, bumili pa tayo ng mga prutas, gulay, at saka ng mga vitamins na nabibili natin na formulated. Kasi mostly formulated naman yung mga vitamins dyan na binibigay. Even the drugs, the prescription drugs, is formula na nagkakot. Ito po, hindi. Naniniwala kami at talagang siguro naman po maniniwala din kayo sa akin na ito pong damo ay natural na tumutubo pag tinanim mo. Diba? Aalagaan mo lang siya, huwag mo lang mag-fertilizer para para healthy siya. Sigad po ang lumikha. Wala kaming ibang ginawa dito. Inauderize lang namin. Bumili ako tayo kagabi. Iniinom na. Para po kasi sa tao. Nakalagay po yan mismo sa Bible na sinabi ng Diyos na bibigyan niya tayo ng herbs, plant, na makakatulong sa ating katawan. At one of that is yung barley. Kaya po, yung sinishare namin sa kanila na yung hindi aware, kagaya ng iba na hindi nakapag-Facebook, kasi hindi ito kinakommercialize sa TV, hindi talaga siya kinakommercialize sa TV. Kasi po, kagaya ng iba na mga product is meron po siyang business side. Para, imbes na ibayad pa nila sa mga artista, kami po mga testimony na mismo na mga taong nakaranas ang magpukwento sa iba. Na pag nakwento namin sa iba, binibigyan kami yung i-feel nila sa artista, sa amin napupunta. Ano ganun. Para pag, malibaw, may bumili o may discount kami na gagawa. Kaya po, kumbaga sa namin, itong pagtulong na naranasan namin, huwag namin ipagdamot. Kasi, mahirap pong magkasakit sa panahon. Yun po yung naranasan. Hirap. Oo. Ma, i-close mo na yan ba?